Isang magandang araw na naman mga kasaka, ito po ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay kung paano po puksain ang atangya, or ito po ay tinatawag ding dangaw, or sa English po ay rice bag. Ano po ba ang atangya, rice bag, or dangaw kung tawagin? Ang mga itlog ng rice bag ay maputlang kulay berde kapag kapapangitlog at nagiging makintab na kayumanggi pagkaraan ng ilang oras. Kalimitan, ito'y nakalinya sa dahon ng palay. Mapipisa ang mga ito sa loob ng higit kumulang isang linggo lamang. Kadalasan ay umaabot din ito sa 48 araw bago maging isang adult yung kanyang itlog. Ang mga nymph ay kulay berde. Dumadaan ito sa 5 yugto ng paghuhunos o instars. May 19 hanggang 20 araw bago ito maging ganap na adult or yung atangya na. Ang mga adult na rice bag po is mabilis siyang lumipad kapag po siya ina-istorbo. Halimbawa, pumunta tayo sa palayan or nagalaw natin yung isang punong palay, ay naglalabas agad ito ng mabahong amoy. Kaya naman minsan kapag ito ay humahapon sa atin, halimbawa hinuli natin, pag inamoy natin yung ating kamay is mabaho po siya. Kadalasan po lumalabas siya tuwing umaga, sa hapon, at kung kailan po mahina yung araw. Kaya ito po yung best timing din para mag-apply tayo ng insecticide. Ano po ba ang damage na naidudulot nito sa ating tanim na palay? Ang ginagawa po nila ay sinisipsip po nila yung butil ng ating palay. Lalo na po kapag nandun na tayo sa milking stage na tinatawag, yun po yung pinaka-inaatake talaga ng atangya. At kapag ito'y nasipsip nila, natural ito po ay magdudulot ng malaking kabawasan at bababa po yung kalidad ng ating butil kasi po yun po ay mangingitim. Kaya po kapag dinala nyo sa mamimili ng palay, minsan binabawasan nila ng piso kada kilo. Napakalaking kabawasan na po ng piso para sa atin. Lalo po ngayon mahal na yung mga inputs. Suriin din po natin yung pinagkainang nasira ng atangya kung saan po yung butil ng palay ay naiiba ang kulay. Yun na nga po yung nagngingitim siya or nagiging kulay kayumanggi or batik-batik. Yan po yung mga resulta kapag po kinain ng atangya. At makikita din po natin yung ating uhay ay walang laman or yung pipis. Ano po, para siyang ipana. Paano po ba natin mamamanage ang atangya nang hindi gumagamit ng mga pesticide yung pamatay rito? Unang-una ay kailangang ihanda natin yung lupa natin nang hindi bababa sa 1 buwan. At kailangan din ng lupa natin ng pahinga. Kaya napakahalaga po sa bawat lugar dito sa ating kinaroroonan, napakahalaga po ng tinatawag na sabayang taniman or yung pagtatanim. Pangalawa po, pwede nating at talaga dapat na malinis po yung ating mga pilapil. Lagi pong walang damo dapat yan dahil yan po ay nagiging host o tirahan ng mga insekto, hindi lang po atangya. Pwede din po tayong gumamit ng mga biological control agents or yung atin po mga kaibigang insekto ay huwag natin papatayin, katulad po ng gagamba, tipaklong, mga putakte at marami pa pong iba. Pwede din po tayong gumawa ng mga traditional method katulad po ng mga bulok na karne kasi kapag po may bulok, na-attract sila, lumalapit sila doon. So mas maganda bawat kada siguro mga kada 10 metro meron tayo din nakalagay na bulok. Yung iba ang ginagawa dito, nakikita ko kumukuha sila ng patay na palaka, binibiti nila or kung ano man yung patay o bulok na pwede nating isabit doon para doon sila lumapit, mas madali natin silang mapatay at kumbaga kaysa sa palay yung kanilang kainin ay yung bulok na lamang. At kung tayo po ay gagamit ng mga chemical pesticides, ano-ano po ba ito? At kung ginawa na po natin yung mga bagay na yun at talaga namang kumbaga hindi na natin mapigilan yung pag-atake ng atangya, doon na po papasok yung paggamit natin ng mga chemical na pesticides. At ito po mga susunod na picture, ito po yung pwede nyong hanapin at bilhin sa pinakamalapit na agricultural supply sa inyong lugar para po mapuksaan natin itong pesting atangya.